Malapit na kaming makauwi. Mag-videohan tayo. And kami ay negatives. Love to hate me, praise me, shame me, either way you talk about. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, i-share ko lang sa inyo na malapit na kaming makauwi and approve na yung aming repatriation request sa Philippine Embassy, and waiting na lang kami sa another update. So tumawag sa akin nung isang araw na kung okay kami sa August 31, and ngayon, so syempre sumagot na ako ng yes. I do. Dito. So nag-yes na ako kasi gusto na talaga namin umuwi. And ayun, so waiting na lang kami na may mag-message ulit sa akin for another update kung go na ba yung 31. Sana nga hindi ma-cancel yung 31. Kasi gusto na talaga namin umuwi. Though hindi naman okay sa Pinas ngayon, pero feeling namin mas komportable kami sa Pinas. So waiting na lang kami kung may ibang documents pa ba ang dapat namin ihanda, or okay na yung passport namin and yung visa. And ngayon, waiting na lang kami na may tumawag ulit kung go na ba kami. So ako, nakapag-pack up na ako. Konting ayos na lang sa gamit ko, and ngayon, kasya naman lahat ng gamit ko. Pero may ilalagay pa ako. Nalimutan ko yung mga vitamins. So, yun. And ngayon, so, ilang araw na lang yung stay namin dito. Sana nga matuloy yung sa 31. Sorry kung ganito yung itsura ng face ko and yung hair ko. Woke up like this, guys. And ayun. So, lang. So, papakita ko sa inyo yung mga preparation namin bago kami makauwi. And ngayon, so kagabi, nag-pack up na ako ng mga gamit ko, mga damit ko, mga pasalubong ko, kasya naman siya sa maleta. And ngayon, wala akong nakitang t-shirt na may Dubai. Actually, may nakita ako, pero hindi siya maganda. Ang ganda nung design niya, pero yung pagka-print niya sa t-shirt, hindi siya maganda. Mukha siyang... hindi siya maganda. Basta yun. So, yun lang. So, i-video ko lahat hanggang sa makarating kami sa Pinas, hanggang sa makarating kami sa hotel, hanggang sa makauwi kami sa bahay, i-video ko. And ngayon, so excited na rin kami makauwi. So, nagpe-prepare na kami mag-pack up, mag-ayos ng gamit. So, ayun. So, magluto muna ako ng lunch namin today, tinola. And ayun. So, yun lang. Hi guys, so nasa labas ako ngayon and makikita kami ni ate dahil makikiswipe muna ako sa card niya dahil bibili ako ng t-shirt na may nakalagay na Dubai. And ayun, titingin din ako ng maleta kasi wala akong maletang gagamitin. And excited na rin ako makauwi kasi na-approve na yung aming repatriation request. Sobrang linis, sobrang maayos yung system nila. Sobrang smooth ang transaction dito. Kakamadali ko, nailan ko pa yung headset ko. Para sana kahit nagbablog ako, maririnig nyo. Kasi pwede ko naman itapat yung mic sa bibig ko. And
So today is our last day and ayun, nagpe-prepare na ako ng aming lunch for the whole day bago kami umalis dito. So mamimiss ko yung Dubai. Mamimiss ko yung lugar and syempre mamimiss ko yung mga nakasanayan kong gawin dito sa bahay. And ayun, so syempre gusto ko magpasalamat sa ate ko na nag-sponsor sa akin para makapunta dito. Unfortunately, hindi talaga ako nakahanap ng work. Hindi, nakahanap pala ako ng work kaso inalisan ko kasi hindi medyo maganda yung, alam mo na, yung company na pinasukan ko. Pero before mag-lockdown talaga dito sa Dubai, marami akong opportunity na pinuntahan ng mga interview, ganyan-ganyan for signing na nga ako noon eh. Kaso di ko sila tinanggap kasi iba yung tinanggap ko. So ayun nga. So after ng lockdown, wala na. Hindi na ako hinire, hindi na ako natawagan. So ayun, ginawa ko naman yung best ko para makahanap ako ng work after ng lockdown dito sa Dubai. Kaso nga, hindi talaga. And nagkasakit din ako. Hinamaan din ako ng coronavirus. Then after nun, wala na talagang tumanggap. Tapos parang medyo hindi na talaga okay na mag-hire ng mga walang experience dito sa Dubai. Kasi most likely ang hinahire nila is yung may mga experience. And yun. So, hindi na talaga. Then, nung last week, may tumawag na sa akin from embassy dito sa Dubai na yun nga, nasali na kami for repatriation. July 14 and 31 yung nag-apply ako, nag-fill out ako ng form, nag-email ako sa kanila na gi-request na ako ng repatriation kasi nga sobrang mahal ng flight dito papuntang Manila. And ayun, okay naman na. So paalis na kami. And nag-aayos na lang. Magluluto na ako ng maaga para makaligo na ako. Magpapalit na lang ako ng damit. And ayun. So tara, luto na tayo. Bye.
Guys, canceled flight po kami. And nandito pa rin po kami sa airport. Dahil bawal po kami lumabas sa airport. Dahil kami ay visit visa lang. So, yun. Gutom na kami. Wala pa kami pagkain. Dahil ang pera namin ay peso. Wala kami dirham. Hindi kami nakahingi ng dirham kay ate. Hindi naman din namin expected na makakancel kami. Balak ko pa naman sa aeroplano nakakain. Kung alas 7 tayo alis, wala rin pala. Kasi sa aeroplano, peso na pera dun eh. Wala, canceled kami. Hi guys! So, napasama kami sa libreng accommodation and food dito sa airport. Dahil may dalawa akong senior, so kasama ako, akong PA nila. So, kasama kami sa accommodation habang hinihintay yung susunod na flight para sa amin lahat. Ayun. So, on the way na kami sa Marhaba. Doon yung sinabi na accommodation sa Marhaba. So, ayun. Andito na kami sa Marhaba. Dahil cancel kami, meron kaming free food hanggang sa maging okay na yung flight. So, umorder na kami ng breakfast. And, yun, waiting na lang kami sa in-order namin. And, yun, unlimited order. Para lang, pambawi dun sa na-cancel na flight sa amin. So, waiting na rin kami sa susunod ang announcement kung kailan mag-resume yung flight. So, ayun. And, gutom na ako. Gutom na kami lahat. Meeting na lang. So, lubat na rin yung cellphone ko. Nagka-charge na rin ako dito ng power bank. Kasi bawal ako malubat. Yun lang.
nakakapagod na kasi babalik-balik na kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigay yung boarding pass. Ngayon, doon kami magstay sa may wheelchair office para maghintay. Kasi 9 PM pa daw ilalabas yung boarding pass para sa senior. So, yan. Sabi, meron daw kaming free meal sa Marhaba ulit. Eh, medyo busog pa naman kami. So, doon kami papunta sa waiting area sa may wheelchair. So, after 9 PM, babalik kami ulit doon sa, ano ba yun? Connection desk ba yun? So, yung pinuntahan namin kanina. So, babalik ulit kami doon. Later. Hi guys, so andito na kami sa waiting area. Nakaupo din ulit. Medyo matagal kami doon kanina sa connection desk ba yun? So, waiting na lang kami mag 9 PM o 9:30 sa mga ganong oras para bumalik kami doon sa connection desk. And ayun, sana mabigay na yung ticket and sana hindi na ma-cancel yung flight. Like, gusto na rin talaga namin makauwi and nakakapagod na. Halos wala pa kami tulog. Kung makakapahinga kami, idlip lang. Siguro mga 30 minutes, 1 hour. Ganun lang yung tulog namin. So, ayun, sana matapos na to. Makauwi na kami. Maasikaso na yung mga dapat maasikaso. Sana hindi na ma-cancel kasi sobrang hirap nang ma-cancel yung flight. And ayun. So, meron kaming free dinner pero siguro after namin makuha yung ticket, tsaka kami mag-proceed dun sa may Marhaba para makapag-dinner. Pero busog pa naman kami. And ayun. Tinitipid ko yung battery ko kasi nasa akin kasi yung mga copy nung sa Red Cross. So, importante na hindi ako malobat. So, naka-full charge na yung power bank ko. And tinitipid ko rin tong battery ng cellphone ko. Ewan ko, medyo nagloloko yung battery ng cellphone ko. So, ayun. Sana maging okay na. And makauwi na kami ng ligtas. Sana negative kami. Para 3 to 4 days makauwi na kami sa bahay namin. And ayun. See you later. Hi guys! So after a long wait, nakuha na namin yung aming bagong boarding pass. So wakas, sana hindi na ma-cancel. So makauwi na kami ng bongga. And yun, pinapunta na namin yung bagong gate. Free meal from McDo. So, may baon na kami pag nasa airplane na kami. Ayan. Malayo yung McDo pero carry lang kasi sulit naman yung makukuha na may food. Ito na. Tananan! On the way na kami sa gate. Hihi! Salamat po. Sa wakas. Sa wakas. Open na yung gate. So, papunta na kami yung gate. Haba ng pila.
negative. So, kami ay mag-check out na. And kami ay magpapasundo na. So, hinihintay na lang namin makuha yung mga ibang gamit namin sa room. And nakaabang na yung mga sundo namin sa labas. So, hintay lang namin yung aming bill. And ready for check-out na kami lahat. So, yun lang. So, maraming salamat, Lord, dahil kami ay makauwi na. So, pag-uwi ng bahay, isolate pa rin kami sa bahay. Today is our last day para kami ay mag-isolate. So, after namin makauwi, nag-isolate kami sa hotel pero for one day lang. So, after noon, nag-self-isolate na lang kami dito sa bahay ng Tita Ho, kaming tatlo, for another 7 days. Para ano lang, mas safe lang. Yun. And yun, so wakas, makakalabas na kami ng kwarto and medyo naiinip na ako. So, on my next vlog, sobrang excited na akong gawin yun at ma-share din sa inyo kung paano gawin yun. So, yun. Masaya ako kasi naka-uwi na ako sa Pinas. Maka-uwi na rin ako sa bahay. And, yeah. Na-miss ko rin yung lugar dito sa bahay. And, ayun. So, sobrang excited na rin ako mag-business dito ulit, may pagkabalahan, and syempre makipag
bonding sa mga pamangkin ko dahil na-miss ko sila. Every time na binubuksan yung pinto na yan, laging nakaabang yung mga pamangkin ko. Kasi pag binuksan mo yung pinto na yan, medyo maingay yung pag binuksan eh. Malang may nagbukas ng pinto. So, takbo agad yung mga pamangkin ko na star. Sabi niya, "Hi, Ate Tintin! Ate Tintin!" Puro ganyan, "Hi, Ate Tintin! Hi, Mama! Hi, Mama Belen!" Pero most of the time, ako yung ano, kasi ako yung nakikita madalas dito sa unang, kasi ako yung nasa bungad. So, nakakatuwa lang. Namimiss ko na rin yung mga pamangkin ko. And, for sure, magkakaroon tayo ng vlog kasama yung mga pamangkin ko. As I promise na, isasama ko sila sa next vlog or sa mga idea na mga gusto kong kasama sila. So, yun lang guys. And, maraming salamat kung umabot ka dito sa puntong to ng aking vlog. Simulan nung nasa Dubai kami hanggang dito, nakauwi na kami ng Pinas. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakilike na po. And mag-subscribe na kayo sa aking channel. And puntaan nyo na rin po yung aking channel to watch other videos in upload ko. And you can follow me on my social media account, on my Facebook, Instagram, and of course sa TikTok. Pero ngayon medyo lilo ko ngayon sa TikTok. So yun lang guys. So see you on my next one and bye! I bet they're gonna break it. But what the hell do you know?